If you notice, the motif of our altar for today is color red. That is to realign to, for the themes of today. Because the Catholic Bishop Conference of the Philippines assigned today what you call Red Wednesday, praying and in support of all Christians around the world who are being persecuted for their faith. Pag sinabing persecuted, yung hindi tinatato ng maayos, kinamumunghian. Allow me pala to share to you, in line with our team, ito pong aking reflection. I would like to base it from my personal experience. Yung last year's mga unang linggo ng lockdown at quarantine. Kasi di ba po, pag sinabing lockdown, quarantine, ibig sabihin, stay home. Wala gaano physical activity. So magkakaroong pause. This pause gave me opportunity makapagmuni-muni. Kasi pag hindi busy ang katawan, minsan busy yung isip. So pinagdaanan ko ng panahon yung tinatawag na journal writing. Yung parang diary, isulat mo yung mga naisip mo para it will become clear to you and you release your thoughts and emotion. Isa po pa sa nadaanan ko sa aking journal writing o sa mga araw na iyon, na-appreciate ko yung aking pagiging Katoliko-Kristiyano. Na-appreciate ko na ako'y nabinyagan at ako ay membro ng simbahang ito. Bakit? Ano ang mga thoughts na lumabas? Kasi nagpapasalamat ako because at na-appreciate ko yung pagiging Katoliko kasi being Catholic, raised Catholic, helped me a lot to become the person I am today. Naisip ko nga, what if I am not a Catholic? What would I be? I cannot imagine if I'm not a Catholic kung natungtong ko ang buhay kong ito. Bakit po pala nasabi ko ito? Kasi may tatlong main reasons bakit ko pinagpapasalamat na Katoliko ako. Kasi di ba una, pagiging Katoliko, tinuturuan tayo how to make right decisions. After all, yung Bible, yung mga turo ng simbahan is guiding us make right decisions. Especially yung pagdating sa disiplina, discipline of thoughts, emotions, tapos yung self-control. Naalala ko yung madre namin ng school kami, katekista, kontrolin yung sarili nyo, ganun, yung katawan ninyo, yung mga galit ninyo. So that helped me. Hindi ako basta nag-outburst pag nagagalit. So Catholicity, pagiging Katoliko, help me. So pangalawa, ano, pagiging Katoliko also help me how to look at myself. Paano ko tingnan ang sarili ko? Kasi bata pa lang ako, narinig ko na yung mga pare, mga madre at mga katekista na sabihan kami, anak ka ng Diyos. So naisip ko, anak pala ako ng Diyos. Hindi kung ano-ano, na kahit medyo our family are imperfect, but that helped me a lot na, naku, anak pala ako ng Diyos. So that helped me a lot na pangatlo, tapos being Katoliko, na ito naman sa isipan ko na God is good to me. Na merong tinatawag na hope, may tinatawag na faith to help me cope when I have a problem. That God is merciful, na pwede akong bumangon kahit ako'y nadapa. And the most important is the sacrifice of Jesus on the cross, na ako ay saved by His mercy. So this helped me a lot, na-appreciate ko po talaga. And I hope also, you also find time to thank God, to appreciate your being a Catholic Christian. Pero hindi din po doon naghantong yung aking pagninilay. Naisipan ko rin, other than being Catholic, sino ang pasasalamatan ko that I became a Catholic Christian? Yung inugat ko, what caused me to become a Catholic Christian? Who are the reasons? I look back, sino ang pasalamatan? Siyempre, naisip ko, I thank for being born in a Catholic environment and a culture na meron akong Catholic parent and Catholic setting.
Tapos I thank all the missionaries, yung at mga pari at mga madre na pumunta sa Albay. And the research ko, pumunta pala sa Albay ay mga unang mga pari ay mga Agustiniano. So nagpapasalamat ako sa kanila na pumunta sila. Kasi paano kung di sila pumunta? Tapos nagpapasalamat din ako kay Magellan, kahit sinakop tayo as Spain. Kasi kung di sila pumunta, how can they bring Catholic faith? At alam niyo po pala, sa retreat namin last year sa Cubao, yung history ng Katolikong Simbahan sa Pilipinas, yung second voyage ng Spain din sa Pilipinas is all about spreading Catholic faith. Yung papunta nila dito, mga 10 yata namatay na Agustinianong pari sa sakit. Ang ginawa nila, di sila muna tumuloy kasi konti lang pupunta kung namatay yung ano, dumaong muna sila yata sila sa Cuba o sa Guam para mag-replenish ng another team of priests. Naisip ko, di ba sila natatakot na pumunta sa Pilipinas, mamamatay sila dito? But they were not afraid. They go. At ito yung sabi sa gospel ngayon. They go, they persevere. Even they are persecuted by sickness, by martyrdom, by hatred. And even they do not know what will happen to them in the Philippines. But they go because they know God will be with them. Not even a hair of their head will be destroyed. Aalagaan sila. So you see how they were convinced, bringing faith with them to share to us na kung saan ngayon ay natulungan ako for the past 38 of my life, and you, natulungan din po kayo. At yung ginagawa natin na Santa Misa ngayon sa live stream, and tinutulungan tayo. So thanks be to God for this brave early Christian missionaries, even they are persecuted by life. Pero hindi lang po naghantong doon aking pasalamat. Naisip ko din, I have to thank Jesus. Kasi from the very start, He obeyed the Father to come into this world to bring faith, even dying on the cross. So Jesus is the first martyr. Pero binalikan ko rin, saan galing si Jesus? Siyempre sa Diyos Ama, sa God the Father. So nagpasalamat din ako sa Panginoong Ama for His generous love in sharing His love through His Son, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. So let our hearts ring with thanksgiving on this Red Wednesday, sign of pure love of God to all of us. And naging instrument po dito, all Christians, from the start of days of the church until today, that even they are being persecuted, they hang on to God's promise, persevere, and you will secure your lives. So, mga patid, given all these messages, join me first in glorifying and thanking the Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, for all the wondrous blessings we have received from them. Ang turo sa aming seminaryo, ginawa ito ng Banal na Trinidad so that we can share life with them, in union with them. So may this Holy Mass give us stepping stone to share life, union with the Trinity. And third po, second din po, we acknowledge also the sacrifices of all witnesses of the faith, especially those who died in faith, the martyrs, the missionaries, mga katekista, all Christians na mga inuusig, kahit po yung mga nanay na matyaga nagtuturo ng faith sa kanilang mga anak, this day is all for you. Kasama na rin po yung mga donors ng mga Katolikong Simbahan. You have your own way to share in the mission of the church. Giving is a sacrifice because it hurts. But even it hurts, you know, it's worth giving because it's all for the gospel. Pinasalamatan ko yung nag-donate ng aming katedral. Kasi wala yung katedral na yun, saan ako magsisimba ng bata ako? So I thank all of them. Thank you to all of you who are one way or the other doing your own way so that to build the Church of Christ. And third po pala, in closing na rin, to close this homily, maganda rin itong paalala personally to all of us as a family. You may be undergoing hard times by now, being persecuted by life. And it's quite tempting to doubt God and question your faith
in times of difficulties, but persevere. Iniisip ko yung mag-Agustin niya na yun back in 1565. I don't know the complete numbers eh. Basta half of them died along going to the Philippines because of sakit. Tapos, dahil marami namatay, kung pupunta sila sa Pilipinas, konti na lang. So, dumaan muna sila sa isang lugar para magdagdag ng tao. Naisip ko, bakit di lang sila umuwi sa Espanya para matulog, kumain, magpakasarap sa buhay? But they did not think of themselves. But who made them strong to come to the Philippines to spread the faith? The Holy Spirit. So friends, the Holy Spirit will always, may the Holy Spirit will always be with you to strengthen you, to provide you with strength and wisdom. Alam niya na kaya mo. God knows that it's not beyond your capacity. It may stretch you or form you to become a stronger person. It may lead you to another direction, but it will always be for your own good. Your sacrifice today will bear fruit in the future. It will lead you to testify to the goodness of God. Di yun nahalata? Nagiging magaling na kayo ngayon magsalita patungkol sa kabutihan ng Diyos. So tama yung gospel for today. Someday you will tell others how God saved you, how God did not abandon you through it all. A blessed day to everyone.